Good day, Pilipinas! What up? This is Jar from Jessai TV at muli po tayo nagbabalik sa ating live reaction video. Pero syempre guys, bago muna po tayo mag-start, disclaimer muna tayo, no? This is just a reaction video. Wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement sa mga topics natin dito. Pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen. Isang malungkot naman na naman na balita, no? Ukol naman sa, again, no? Hindi natin maiwasan, no, na magko-compare ulit tayo sa batang 90s, batang 80s, sa mga millennials, at ano na ba yan, Gen Z, no, na klase ng mga chikiting. At syempre, nag-evolve din naman, pati hindi lang chikiting, syempre, it's either nag-de-devolve ba? Evolving just backwards? Yung mga teachers din natin. So, we'll see, no, meron tayong medyo nakakalungkot na balita dito na galing sa Brigada News Jensen. So, bago tayo mag-start, syempre, I would like to acknowledge the divine presence of our team live. At mamaya naman, mga team replay, no? Ayan, sina Jasing, na inaantok na. Sabi, Jasmine, nakita ko nga itong news na to kanina. Sobrang tigas naman ang sketch na itapong sa kanya. Yun nga rin ang gusto ko malaman, eh. Kasama ba yung dispense, ano? Yung dispenser ba yung tawag doon? Yung, di ba, yung sketch tape, bilog, di ba? So, pag binato sa'yo, maintindihan ko ba, baka may part talaga na matigas. Okay, tinamang sentido mo. Pero isang naisip ko pa, baka naman yung may tape na ano, yung may cutter na siya agad. Yung dispenser, or yung isang packaging tape talaga na isa pang may matigas din. So, yun ang aalamin natin, no. Hello then, good evening and Jamie, no. Ayan. Let's hear this news, no. Maximize, yeah. Oh, walang audio. Student, matapos agisa na isang rolyo ng scotch tape. Alam, masyado na maga. Oh, yeah. Nakaratay pa rin sa isang... Nakaratay pa rin, no. Grade 12 to. Pribadong ospital ng isang grade 12 student matapos agisa na isang rolyo ng scotch tape na isang rolyo ng scotch tape. Okay? So rolyo lang, no? Baka naman ang usapan dito, ano? Baka naman si Saitama yung, baka yung teacher si Saitama Sensei. At talagang yari ka dyan pag si Saitama yan. Isang guro sa loob ng klase sa isang pampublikong paaralan sa Jensen na ang biktima ay isang 19 na taong kulang na estudyante ng Dadyangas North High School, General Santos City. Dadyangas? Parang ano, social ah. Social ang pangalan. Kinilala naman ang inirereklamang guro na si Teacher Christina Britanya ayon sa salaysay ni Mrs. Christina. Wait, ano yan? Ano yung nakalagay sa inyo? Ano? Ang bilis naman ng cut nun? Ayan. Oh, ito. Admission, October 19. Last month pa. Discharge. Ano date of, walang date of discharge. Chip complaint, headache. Ayan. 1 week prior to admission, a hard object was thrown and hit the patient. Patient then experienced headache and dizziness and vomiting, which was worsened. This prompted consult. Ayan. Actually, di ba, sabi ko sa inyo, galing ako dati sa school, doon ako natrabaho, kada nadadapa ang bata, automatic yan. Di ba, kaya nga sabi ko, di natin maiwasan mag-compare, eh, no? Tayo, nung mga bata tayo, kahit dadapa-dapa tayo sa lupa, semento, or what, ha, chill-chill lang, rin, okay pa, no? Tawanan pa, kahit duguan ka na dito, eh. Nabiyak na yung labi mo. Eh. Ngayong panahon natin, hindi ko lang alam, no, kung talagang we are, parang tayo yung, kumbaga yung tao, hindi ko naman masabing devolving, no? Na parang napaka-fragile, no? Napaka-fragile na ngayon. Kasi nga, doon sa school namin, sa dati kong work, talagang konting untog lang, automatic, talagang papasitis ka na yan. Ewan ko lang sa mga ano, kasi yung dati kong pinagtrabahuan, medyo pangmayamanan yung lugar na yun. Kaya agad-agad, ano agad yan, naka-insured agad yan. So ngayon, itong parte naman na to, hindi ko lang alam kung, yun nga, Saitama ba to? Bodybuilder ba si teacher? PE teacher ba si teacher? Or talagang natsyembohan ng sentido, no? Tuloy pa natin, anong ganap? Ito, wait, sabi pala sa chat, ayan, ayan, roll yun ng scotch tape. Ayan, ulit ni Jasmine. May bato ata yung scotch tape. Yun nga, pero alam ko, yung scotch tape, patigas. Pero hindi naman sa parang iisipin natin na aabot siya sa ganito, no? Tapos sabi ni ano, dahil karton lang yung base nun eh. Totoo nga eh. Ayan, sabi ni Rodolfo Tolentino, soft-hearted. Ayan. Sabi niya, it's possible with enough force and velocity. Posible naman talaga, lalo na kung isa pa, baka yung bata, malambot talaga yung ano, di ba? Yung sa skull niya, kaya talagang posible. Anyway, in short, no, yun yung sasabi ko, parang fragile yung generation ngayon, no? Pagkamat may mga fragile din nung batang 80s, 90s, parang, nakocompare ko lang naman kasi, ayo, tumatanda na tayo, no?
Di naman tayo, di naman ako nagmamalinis na hindi kinahiya ko yung generation ko, no? So, parang ano lang, yun yung observation ko lang. Tuloy natin. Ayon sa salaysay ni Mrs. Christina Rigaro, ina ng biktima, October 12 nangyaring insidente na dahil sa kakulitan ng kanyang anak. Aminado si mami, no? Dahil sa kakulitan ng kanyang anak. Okay. At least hindi, sa ano kasi, spill the beans ko na lang. Spill the beans, no? Sa amin kasi, baliktad, ha? Doon sa pinanggalingan ko, baliktad. Kung sino pa yung ano, yung teacher pa yung napapagalita pag yung ano, yung bata makulit. Baliktad kasi doon. Parang in denial sila na kung makulit yung mga anak nila. No? Parang ang weird talaga ng generation ngayon. Eh. Nag-gaslight pa yung ano, yung teacher. Though may mga teacher talagang sorry for the word, no, weakling, no. Hindi magaling sa classroom management, wala silang authority. Kasi ginagawa kasi nila, binabody-body nila yung mga teacher, ay yung mga student. So yung student parang walang ano, pag bagamat nakuha mo yung amor ng mga bata, hindi sila ganung ka kumbaga yung respect, no. Yung respect nila hanggang barkada lang din ang datingan, hindi yung with authority. Anyway, sabi dito ni Justin, pero sa loob ng classroom parang if I do the call, ano? If I do the call sa room, parang kulang yung force. Sabi ni Justin ni Miss Jamie, nakakaloka yung ano, nakaloka ang reason dahil sa scotch tape. Ang swerte naman ng teacher na to. Yun nga ano eh. Sa lahat ng pwedeng ano, mabato na jackpot mo pa talaga eh, no? Malas lang talaga niya. Kung kasama yung dispenser, maniniwala ako, sorry. Yun nga yung sinisip ko eh. Dalawa kasi yun, yung pang ganon, yung may tape tapos yung ginagamit sa mall sa mga mall or sa supermarket diba? Yung automatic o kaya naman yung ginagamit sa mga schools yung maliit lang tapos yung may cutter siya sa gilid sa top niya yun maintindihan pa natin yun talagang masakit yun. Nagalit ang teacher at hinagisa ng isang matigas na rolyo ng scotch tape ito. Talagang kailangan emphasize matigas na rolyo ng scotch tape sa tindi ng pagkakatama ng matigas sa bagay sa kanyang ito ba yung batang nagsasali ito ba yung biktima ay agad na nahilo ang kanyang anak at nagsusuka. Dinala sa... Yan, red flag yan, automatic yan. Anything na pag nabagok na untog, tapos out, biglang nagsusuka na, red flag, diretso na kayo sa hospital guys. Automatic na yan. Right. Sa mga anak nyo, ipaano nyo na agad yan. Check up nyo na agad. Hospital, subalit pagkahapon, ay pinauwi ito ng mga doktor dahil bumuti ng kalagayan nito. Naku! Sa amin, ang sinasabi lagi dyan, under observation. OWN, yes. Tapos, pero talagang with, ano yun ha, talagang 24/7 na bantay yun sa bata. Hindi mo lang siya paabayaan na magdalaro na naman siya, magbabalorant na naman o kung anong gagawin ng bata. Pagdating ng bahay, ay muli nagsusuka ang biktima at muling isinugod sa paggamutan. Mahigit isang buwan ang nasa ospital ng biktima. Yun lang, isang buwan na siya nasa ospital. Teacher, yari ka talaga, no? Well, di lang ba yung teacher talaga yung yari dito? Siyempre, yung finances din ng family na naapektuhan. Biktima at kinakailangan naman ang operahan ito dahil sa namamang dugo sa kanyang utak. Yun lang. Teacher, naku po. Ay, naalala ko naman, binato rin naman ako ng ano, no? Pero yung binabato noon sa akin, chok. Yung pag nabantrip na yung teacher mo, chok. Yung mga pinag... Kahit ngayon mahaba, di masakit yun eh. Kaya kung ninja ka, may Hokage ka, may iwasan ko yun eh. Pag talagang bad trip sa sayo, naalala ko na yung eraser ng blackboard. Swerte mo pag yung foam yung tumama lang sa'yo. Pero pag yung kabaliktaran niya, yung medyo may cardboard, ayun, masakit-sakit din yun. Mga ano yan eh, mga deadly weapon ng mga teacher yan noon eh. Nag-ambag-ambag ang mga guro at mga estudyante at nakalikom na mahigit 20,000 piso. 20,000, ako. Wala, barya lang yung 20,000. Subalit kulang pa rin ito sa hospital bills na kailangan bayaran. Oh my gosh. Na-imagine ko na yung tarantula ni teacher dito nung ano, no? Siyempre sa una, isipin mo baka nag-ENRT lang, eh, no? Pero pag ganyan na, pinapaimbisigahan na ng DepEd Jensan ang pangyayari at hinihintay din ang formal na reklamong isasampa ng biktima laban sa guro. Siguro, yung bang bata, aware ba siya or conscious ba siya? Yan ang tanong ko eh, conscious ba yung bata? Tapos, again, no, sana matapik to ni attorney, no, kung yung mga pwedeng, ayun, so, yun, maraming mga kabatas dyan sa team live natin eh. Ano na yung mga, ano dyan, kaso, no? Ano nang uulan na kaso kay teacher dyan? Siyempre, administrative ang una dyan sa DepEd, di ba? Administrative, tapos pwedeng patanggalan ka ng lisensya, lalo na
obviously, no? Ikaw talaga may kasalanan dito. At yun lang, mabigat na kaso. Nagpadala na namin sa iyong Brigada News ay nireklamo guro, subalit wala pa itong tugon kaugnayan ng isyong kanyang kinasasangkutan na yan ang balita ito. Ayun, no? Doon natapos yung balita, no? Child abuse, pasok. Ano yun eh? Pananakit sa bata eh. Grade 12? Ang grade 12, dalawang klase yan. Ang grade 12 may 18 years old tsaka 17. Kasi tayo, 'di ba, batang 90s, fourth year high school ka, 16 years old to, 50 to 16 ka. Tapos college, second year college ka, yun yung mga magdedebo ng mga classmates mo. Ayan, sa JC, yan. Serious physical injury siguro. Tama, serious yun, hindi pwedeng ano lang yan. Light ba? O mild? Ayan, depende din sa angle of impact, yan. Basahin natin yung, syempre, basahin natin, makichismis tayo sa comment section, no? Usog muna yung team live, no? Para mabasa natin yung comment ng mga... Sabi ni Brian Lee, no? Bakit ang daming laugh? Baka naman kasama yung scotch tape dispenser. Well, sorry, natawa din ako, no? Patawarin, bawas na naman yung ligtas points ko doon. Nasabi dito, just wondering, gaano katigas yung scotch tape na binato? May bakal ba sa loob? Kaya grabe epekto after tumama sa ulo. Buti na lang pala, nung elementary, I think grade 4 or 5 ako noon, kahit pinato ako na lalagyan ng chok. Ayun, yung mga deadly weapon ng mga teacher noon yan eh. Lalagyan ng chok na kahoy. Tumama din sa ulo ko. Buti di ako na hospital. Kaso ilang weeks ako may bukol. I hope kumaling na yung student. Pero iwasan na ang pagiging makulit. Medyo kawawa teacher kasi kung di siya makulit, edi sana. Teka lang. Bakit victim blaming to nababasok? Huwag natin i-gaslight yung bata. Alam nyo, kahit gano'ng kakulit yung bata, wala pa rin tayong karapatan mamalo. Yan na yung generation, tanggapin na natin. Maging bitter na tayo mga batang 90s, batang 80s ka. Maging bitter na tayo. Ang panahon ngayon, bawal na mamalo. Wala ka ng karapatang mamalo sa bata. Kung hindi ka yung mismo magulang o whatever, di ba? Kahit nga tito, tita lang, bawal na mamalo eh. Anyway, sabi pa dito, iwasan daw pagiging makulit medyo. Kawawa teacher kasi kung di siya makulit, edi sana walang aksident yung ganito at di lang yan smooth. Sana ang pagtuturo hindi na uwi sa ganito. Ayan, edit. Before mag-comment, please read this. First, I know that the teacher did was wrong and I am not defending her. There are ways to handle that kind of situation. Like for example, hindi niya nag-gets na gaslight kasi yung ginawa niya eh. Instead of throwing things, pwede niya naman sigawan yung makulit na student at lumabas siya at pumunta sa principal or guidance office. Pwede mo nang palabasin eh. Diba? O kaya i-call mo attention. Siya yung pag-recitein mo. Diba? Number 2, teacher can walk out then punish the student by reducing the grades. Ayan. Ay, dami. 1.1k likes. Ayan, no laugh. Ba't nila pinagtawanan? Dahil sa comment niya. So glad hindi ka napuruan ng time mo. Napuruan siya kaya ganun ang nangyari. Nagka-blood clot nga, di ba? Na-hospital na nga, ang dami pa sinabi. Regardless sa behavior ng students, mali pa din ang manakit. Meron naman proper way na parusahan o disiplinahin ng students. Ayan, di ba? Ano pang comment ng mga ano dito, netizens? Ay, aray ko sa tenga. Nababasa nyo ba? Okay lang kung laki ng bagay. Sabi ni Yasmin, kaya nga po may subject na teaching strategy para pag-aralan ng isang education student kung paano i-handle ang mga ganitong cases. Isa pa, sa first year ng education, meron din subject na human psychology. Papag-aaralan dito lahat ng iba't ibang pag-uugali ng mga tao, especially mga bata. Backpacking, ano? Baka packaging tape kasi, packing tape daw. Kasi pag makapalpatas bago, masakit yun. Pag natamaan, worse kung sa ulo, talagang natama. Ayan. Agoy, mali pala pagkatama sa scotch tape. May mga parts sa ulo natin pag natamaan, delikado kaya pala nahiro at nagsusuka. Baka malaking scotch tape ang kinapong kaya ganun na lang kalakas ang impact pag pato. Eh sana naman, sobrang kulit at walang disiplina kasi yung mga bata ngayon. Walang hiya sa sarili. Masyado papansin sa loob ng classroom. Hindi nire-respeto ang mga teacher nila. Sa bahay nagsisimula ang kaalaman at sa bahay lang din nila matutunan ang tamang paggalang at pagiging mabuting tao. Kasalanan ng mga magulang yan. Well, I do agree on some part na syempre, disiplina ay nagsisimula sa bahay. Pero again, no?
huwag nating sisihin yung magulang, no? Una sa lahat, kahit makulit yung bata, wala tayong karapatan manakit ng sino man tao, di ba? Kahit kaanak mo pa yun, di ba? Nababasa naman, sabi siya, ayan. I-reduce ang grade dahil sa behavior? I don't think so. Dati meron kaming ganon. Yung pwedeng grade-an ng teacher, yung parang ano yon sa values, parang values education, parang ganon. May ganon dati. Ewan ko lang sa ibang school, no? May mga ganon dating style. Sabi pa sa ano, ayan, nakita ni Jamie, negative 100 ka sa laki. Sabi ni Mercedes, sana pinatawag na lang yung magulang. Ayan. Parang may naalala ko joke dyan ni Rene de Questras ba yun? Yung pinatawag siya, yung kay Lapu-Lapu ba yun? Nakakatawa rin yun eh. Pag makulit sa janty nyo sa grade nyo na lang bawian, huwag nyo nang saktan. Ayan. Patingin nyo ba? Sa grade na lang? Kasi alam ko pwede naman Hindi naman siguro sasabihin natin bawian, no? Kumbaga, yun talaga evaluation ng teachers doon sa bata. Makulit, not listening to teacher, blah, blah, blah. Kung 5 points man yan, kasi mababa lang yung merits nun eh. Hindi naman siya ganun ka-affect sa overall grade ng bata, pero at least, kahit na paano, madalesen siya, no? Yun yung, kaya nga maswerte tayo eh. Sipin mo tayo nung batang 90s, talon-talon tayo sa palayan, sa lupa, dapa-dapa, duguan ka. Pero awa naman ng Diyos, di naman tayo, kumbaga yan, no? Talagang to, na-jackpot nito, siguro tong grade 12 student na to, no? Actually, pa-adult, young adult na matatawag natin siya, 18 years old na yan. So, di lang natin alam kung pwedeng ipasok sa child abuse kasi di natin alam yung edad ng bata. Pero nevertheless, syempre, may kaso pa rin or for sure may kaso pa rin yung teacher dyan at nakakaawa syempre yung magulang at yung bata. Yan yung natin dyan. Again, take away natin dito, no? Mahabang disiplina. Huwag kayong makikibarkada sa mga estudyante nyo. Kasi yung respeto niyan, oo, makikinig sila sa'yo. Pero yung respect na ibang, kumbaga yung respeto sa authority with authority, iba kasi yung parang pagpadis mo lang, minsan nawawala yung respeto doon eh. Diba? Ayan, maximum tolerance, ayan. Ayun, naalala mo yun, alam mo yung Jason TV, sino ang pumatay kay Lapu-Lapu, tapos pinatawag siya. Pwede naman ganun eh. Hanggang umabot sila sa principal. But anyway, syempre, I would like to thank syempre yung mga team live natin dyan. Thank you very much sa inyong pagbibigay ng sentimiento. Ayan, dyan pala kayo, ayan. Pagbibigay ng mga sentiments at mga opinion no, in regards to this issue. Plus sa mga team replay mamaya-maya, kung later nyo mapapanood to, bigay nyo rin yung comments, experiences nyo. Especially, no, nung bata kayo, kung ano ba yung mga deadly weapon ng mga teachers noon, no? Yung ruler na mahaba, di ba? Yung mga ganyan kapapaluin, kapapaganituhin ka, kukuritin ka sa'yo. Ngayon kasi di na pwede yan eh. Child abuse na automatic yan. So, huwag na tayong bitter. Tapos, sabi pa nga nila, softy na yung generation ngayon. Well, I do agree. They are softy na nga talaga. Pero, that's the reality eh. And kailangan natin mag-adapt. At huwag natin silang, syempre, unang-una sila, huwag tayong mag-gaslight. No? Huwag tayong mag-victim blaming. Lalo-lalo na kung talaga nangyari na itong mga instances, huwag na natin sisihin pa yung bata o yung magulang dito sa mga pagkakataon na to. Unawain natin yung pangyayari. Di ba? Ano? Sa amin, one time, lamesa. Ah, grabe naman yung lamesa. Sabi ni Jamie, ayan, pwede maging close pero wag sobra na parang tropa na. That's true, no? Wag yung parang tropa-tropa lang. Eh, yung ibang kaka-developan pa eh. Si teacher tsaka si student. Pero, syempre, ibang kaso na naman yun, no? At anyway, mamaya meron pa tayong content later on. Ayusin ko lang yung link, mga 5 minutes at yun naman, nagnino ka ng video card. No? Ano ba yung mga balita natin ngayon? But anyway, thank you very much, guys. See you maya-maya. God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye.